Welcome back mga kaibigan, at sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang 16 na lugar na hindi mo pwedeng puntahan. Pero bago ang lahat, kung gusto niyo ng ganitong klaseng mga video ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 16 na lugar na hindi mo pwedeng puntahan. Una sa ating listahan ay ang Snake Island. Ito ay located sa Sao Paulo, Brazil sa Atlantic Ocean. Sinara ang isla na to sa publiko sa kadahilanang punong-puno ito ng mga makamandag na ahas. Binabantayan ito ng Brazilian Navy at hindi ka pwedeng pumunta dito kung wala kang written consent para sa isang scientific research. Number 2 mga kaibigan ay ang Device Assembly Facility. Ito ay located sa Nevada Security Site kung saan dito tinetest ang napakaraming nuclear bomb. Ito rin ay ang isa sa pinakagwardyadong lugar sa Amerika at mahirap puntahan ang lugar na to dahil pinalilibutan ito ng disyerto. Number 3 mga kaibigan ay ang Cheyenne Mountain. Ito ay located sa El Paso County, Colorado na nagsisilbing military communications headquarter. Ito ay nasa loob mismo ng isang bundok at hindi ito masisira kung sakali mang ito ay bombahin. Number 4 mga kaibigan ay ang Vatican Secret Archives. Ito ay isinara sa publiko sa hindi malamang dahilan. Sabi ng iba, ay naglalaman daw ito ng mga ebidensya patungkol sa mga aliens o extraterrestrial life. Kung gusto nyo ng mas malawak pang kaalaman patungkol dito, ay uploaded rin ang topic na to sa aking channel at ilalagay ko ang link sa description kung gusto nyo itong mapanood. Number 5 mga kaibigan ay ang Coca-Cola Vault na matatagpuan sa Atlanta, Georgia. Alam naman nating lahat na ang Coca-Cola ay ang isa sa pinakasikat na drink sa buong mundo. Ito ay mahigpit na ginagwardyahan ng kanilang kumpanya at sabi pa ng ilan ay dito raw matatagpuan ang secret recipe ng Coca-Cola. Ayon pa sa mga kwento ay 3 empleyado lang ang nakakaalam ng tunay na recipe nito. Number 6 mga kaibigan ay ang Queen's Bedroom, na located sa Buckingham Palace. Ito ang kwarto ni Queen Elizabeth at mahigpit itong ginagwardyahan ng mga Royal Guards. Pero mga kaibigan, noong 1982 ay may isang lalaking nagngangalang Michael Fuggs ang nakapasok sa loob papunta sa kwarto ni Queen Elizabeth. Umupo siya sa tabi ng reyna at ginising niya ito. Number 7 mga kaibigan ay ang Fort Knox. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang pumunta dito at mamasyal dahil dito matatagpuan ang gold bars ng United States of America. Ito ay mahigpit na ginagwardyahan ng mga sundalo at pati ang characters ng sikat na TV series na Money Heist ay imposibleng magtagumpay dito. Number 8 mga kaibigan ay ang North Sentinel Island na located sa Indian Ocean. Huwag mo nang balaking pumunta dahil ang mga taong nakatera dito ay hindi pumapayag na bisitahin sila. Papalapit ka pa lang sa kanilang isla ay papanain ka na nila at hahagisan ka ng mga bato. At dahil dito, hanggang ngayon ay hindi pa natin alam kung anong klaseng sibilisasyon at pamumuhay ang meron sila. Ang alam lang natin ay namumuhay sila kagaya ng pamumuhay ng mga sinaunang tao. Dineclare din ng Indian government na bawal itong puntahan at kung iisipin natin ay para lang silang naka-quarantine sa isang buong isla. Number 9 mga kaibigan ay ang Mormon Secret Vault. Ito ay matatagpuan sa loob ng isang bundok sa Salt Lake City at pinaniniwalaang
Naglalaman ito ng mga dokumento patungkol sa ilang American citizens at mga tao dito sa ating mundo. Hanggang sa labas lang nito ang pwede mong puntahan at walang nakakaalam ng tunay na nilalaman ng mga vault na to. Baka nga isa sa mga dokumento dito ay patungkol sa'yo. Number 10 mga kaibigan ay ang Colonel's Little Secret. Kagaya ng sa Coca-Cola Vault, ay ayaw rin ni Colonel Sanders, founder ng KFC, na malaman ng ibang tao ang kanyang secret recipe. Ayon pa sa mga kwento, na pati ang president ng KFC ay hindi alam ang totoong recipe nito. Number 11 mga kaibigan ay ang Room 39. Ito ay located sa Pyongyang, North Korea at sabi sa mga kwento ay dito raw matatagpuan ang underground activities ng North Korea na kung saan nangongolekta sila ng mga bagay tulad ng drugs at nuclear weapons at walang nakakalam kung ano ang ginagawa nila sa mga to. Number 12 mga kaibigan ay ang Chernobyl. Ito ay isang abandoned city sa Ukraine at hindi ka pwedeng pumunta dito lalong-lalo na kung wala kang permiso galing sa Ukrainian government. Punong-puno ito ng radioactive materials na kung mag-i-stay ka dito sa loob ng 2 araw na walang suot na gas mask, ikaw ay mamamatay. Number 13 mga kaibigan ay ang Ozyarsk, Russia. Ito ang nagsisilbing imbakan ng mga nuclear waste at kagaya ng sa Chernobyl, punong-puno rin ito ng radioactive materials kaya hindi ka pwedeng pumunta dito. Number 14 mga kaibigan ay ang Svalbard Global Seed Vault. Dito nilalagay ang mga halaman at pananim na malapit nang ma-extinct o mabura dito sa ating mundo. Nasa 4,000 seed crops ang matatagpuan dito at malaking tulong ito sa ating hinaharap kung sakali mang ma-extinct ang ilan sa ating mga halaman. Number 15 mga kaibigan ay ang 38 Parallel Zone na matatagpuan sa pagitan ng North at South Korea. Ito ay isang area na binuo upang maiwasan ang gera sa kanilang lugar. Ito ay isang neutral territory ng North at South Korea at ito rin ang pinakabantay sarado na lugar sa buong mundo. Kung binalak man itong puntahan ng ibang bansa nang walang permiso, ay maaari itong magdulot ng World War III. Number 16 at panghuli sa ating listahan mga kaibigan ay ang Area 51. Ito ay located sa Groom Lake, Nevada at ito rin ang isa sa pinakasikat na lugar kung saan walang nakakaalam ng tunay na nilalaman nito. Ayon sa ilang mga teorya ay dito matatagpuan ang ebidensya ng existence ng mga aliens. Dito sila tinetest at dito rin pinag-aaralan ang kanilang teknolohiya. Kung gusto niyo pang malaman ang tungkol dito, ay uploaded rin ang topic na to dito sa aking channel at kung gusto mo itong mapanood, ay ilalagay ko ang link sa description. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang iwaga. Shoutout nga pala kay Mix Vlog, Wendell Bernardo, Mark Adrian Clemente, Yuna Lee, Raptor Machete, John Raymart Duran, Frederick Anthony Gualberto, Sienna Reyes, Kenny Ray, DJ Cat Love, Kim Poy, Nino Flores, Among Us, at Leonard De La Serna. Maraming salamat sa suporta at panonood at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.